Yo, magandang araw. Ako nga pala si Bonnie ng Bonnie Artworks. And today, ang project na gagawin natin, syempre, continuation na nitong pending natin na family portrait. So, pang-8 heads na itong gagawin natin. And kung meron na lang tayong natitira ditong 5 after nito. And ang gagawin natin ngayong araw ay itong mukha ni Sir. Medyo madali-dali lang natin siyang natapos, guys. Pero may part dito na komplikado kasi kung mapapansin nyo dyan sa reference natin or yung tracing natin, yung left part niya is walang masyadong detail kasi yung reference natin, left part ng forehead niya, sobrang dark. Di ko alam baka gawa nung sa angle ng pagkaka-picture or ganun lang talaga yung copy ng image na available. So, syempre, nung kinuha natin yan as our reference, ganun lang din yung makukuha natin. So, hindi natin malaman kung yung dark spot ba dyan is part ng buhok or talagang shadow lang kasi yung reference nga natin medyo madilim talaga. So, kung mapapansin nyo dyan, medyo dahan-dahan lang natin siyang sineshadean. Gamit natin is charcoal powder dun sa part na yun. And hindi muna natin siya talagang pure dark or pure black kasi nga babalikan na lang natin mamaya. Titimplahin pa natin kung ano ba yung magandang gawin doon. So, afternoon, nag-cross hatch na tayo. Kung mapapansin nyo, part by part yung ginagawa natin. So, nag-umpisa tayo dyan sa noo. Nag-cross hatch tayo kanina and then binrush natin para ma-smoothen yung unang shade natin. Tapos, pinatungan natin na itong same shade ng pencil, 2B pa rin para magkaroon ng texture yung skin niya. So, kung ano yung ginawa ko dun sa noo, ganun din yung ginawa ko dun sa magkabila ang piece nga ni subject, and ganun din yung doon naman sa chin part niya. After natin gawin yon, ginamit natin yung 5B na pencil para doon naman sa mga mas darker parts. Kasi syempre, hindi naman pwedeng puro 2B lang yun kasi magmumukhang plain yung face niya, right? Dito sa design ng t-shirt niya, charcoal pencil na yung ginamit natin kasi di uubra dyan yung brush lang ang gagamitin natin. So, gumamit na tayo ng lapis para doon sa mga parts na talagang maninipis lang and naka pure black. Dito naman, ginagawa na natin yung highlights gamit yung kneaded eraser na yan. So, mahalagang mahalaga yan pag nagagawa ka ng charcoal and graphite portraits. Kailangan may ganyan kayong eraser kasi ayun yung nagbabawas ng dark tone doon sa na-shadingan nyo na. Hindi pwedeng yung usual na eraser na ginagamit natin. Kailangan meron din kayong ganito. So, binabalikan na lang natin dito sa part na to yung mga maliliit na details na hindi natin masyadong napagtuunan ng pansin. So, bago natin tapusin yung pag-drawing sa subject na to, minimake sure natin na pati yung maliliit na details nakukuha na rin. And yon, here's the result. Yeah! We are open for commissions and tattoo schedules. See you on my next video. Peace out.